Okay. Amen. Naanyayahan po natin ng bawat isa na makiisa po tayo muli sa napakalaking pagkakataong ito na tayo makalapit sa Panginoon sa atin pong pananalangin. Amen. Bawat family, bawat atin pong mahal sa buhay ay atin pong dalhin sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. At nawa po ito'y maging isang advantage natin sa gabing ito, mga kapatid, na binigay ng Panginoon na tayo po ay makadulog sa Diyos. Hallelujah. Ng malaya. Amen. At atin po, mga kapatid, na bukal sa puso na sadyang makasama ang Panginoon sa pagkakataong ito. Awit po tayo sa Panginoon ng isa pong awitin bago po tayo dumako sa atin pong gawain sa gabing ito. At atin munang pasalamatan ng Panginoon sapagkat sa buong maghapon, ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Ang Panginoon po, mga kapatid, ang siyang kumilos upang ang kaya po din, mga kapatid, sa buong araw na ito. Awitin natin yung awit ang sabing, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, amen, that the steadfast love of the Lord never ceases. Hallelujah. At sa ating pong pag-awit ay tunay natin dakilayan ng Panginoon sapagkat, hallelujah, dito po natin may papahayag, amen, ang bigat ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Hallelujah. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Muli po awitin natin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Hallelujah. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmali, biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Oo Diyos, dakila sa lahat sama-sama, kumikilos ka sa pagsamba. At sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas. At ito'y laging bago bawat umaga. Ang katapatan
mo, O Diyos, dakila sa lahat. Bisan pa pag-ibig niya, pag-ibig ng Diyos ay di magmamalil. Biyaya niya. Hallelujah, amen. At ito'y laging bago. Amen. It's Jesus, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Hallelujah. O God, amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Panginoon, amen. Salamat po. Dakila ka. Praise God. Hallelujah. We give you the glory, God. We give you the praise tonight. Oh, Jesus, we give you our whole heart. Amen. To give you thanks, O Lord. Hallelujah. We fully, Panginoon, give to you all totally our hearts tonight, Lord, to praise you, to give you thanks. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Amen. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan. Tinataas ka namin, Panginoon. At sa gabing ito, batid mo, Panginoon, ang bawat tahanan, Panginoong nakabukas, Panginoon, na ikaw, O Diyos, hallelujah, ang inaanyayahan. Hallelujah, manahan po sa bawat, amen, sa bawat sulok ng aming tahanan sa gabing ito sa aming house of prayer. Hallelujah, gawin mo kami, O Diyos, amen. Hallelujah, pantay, Panginoon, ng aming bawat pamilya, Panginoon. Hallelujah, we are your watchman, O God, tonight. Amen, that you are going to bless our household, Panginoon. Pagpapalain mo, O Diyos, ang aming bawat tahanan na sa gabing ito, Panginoon, ay nakabukas, Panginoon, at ang imbitasyon mo ay amin pong pinaunlakan at tinanggap, Panginoon. Sa gabi po ito, Diyos, hallelujah, batid mo, Panginoon, ang laman ng aming mga puso. Wala po kami maitatago sa iyo, Panginoon. Lahat ay hayag sa iyong paningin. Kaya po, Ama, sa gabi ito, maging ang aming kasuluk-sulukan ng kalooban na iyo pong suriin, iyo pong siyasatin, Panginoon. Hallelujah, linisin mo, O Diyos, ng banal mong dugo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming nagawang kasalanan sa iyo. At sa gabing ito, Amang Banal, ang kalayaan, Panginoon, ay ang aming paglapit sa iyo, Panginoon, amin pong lubos, Panginoon, itong hallelujah, bigyan, Panginoon, amen, ng lugar, Panginoon, sa gabing ito. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kahilingan ng iyong mga anak. Ano man, Panginoon, pangangailangan, O Diyos, ng bawat pamilya, sa gabing ito, Panginoon, ikaw ang nakakabatid, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang nakakaalam ng kasuluk-sulukan ng ito. Kaya, O Diyos, palayain mo kami sa iyong salita, palayain mo kami sa iyong espiritu, palayain mo kami sa iyong pagpupuri, palayain mo kami, O Diyos, sa gitna ng iyong presensya. Salamat po, Panginoon, purihin ang iyong banal na pangalan at talat pati binabalik ko sa iyong matamis na pangalan, Jesus' name. Amen. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon ng isa pong papuring awit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Atin mo ng papurihan ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Pahayag natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise God ang ating pagmamahal sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di
tayo pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon, habang buhay, papupurihan ka habang buhay. Habang buhay, pag-ibig iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Man, hallelujah, hallelujah. Praise God. Mahal na mahal ka namin, O Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. There is no such barriers, mga kapatid. Hallelujah. That can, amen, that can hinder us in worshiping God. Wala pong anumang balakid, amen, na ito po ay makakasagabal para po tayo ay hindi magpasalamat sa Panginoon. For tonight, mga kapatid, hallelujah. Amen. Salamat po sa kalayaan na binigay ng Panginoon sa atin, sa oras, sapagkat maraming pagkakataon. Amen. Ngunit sadyang sa gabing ito ay binigyan tayo ng perfect timing ng Panginoon para po tayo ay magsama-sama sa panalangin. Praise God. Welcome everyone. Hallelujah in the name of Jesus Christ. And whatever your prayer requests, we can, mga kapatid, open up to God. We can share tonight. Alam ko mayroon pong mga ilang chati, mga kapatid, na nangangailangan po sa panalangin. Kasi po, mga kapatid, ay naapektuhan tayo ng pagbabago ng panahon. Kaya yung atin pong mga katawan, mga kapatid, nag-a-adjust. Amen na rin po sa atin, mga kapatid, ay hindi maganda ang pakiramdam. Ngunit sa gabing ito ay atin pong hayaan ng ang sandaling ito ay, hallelujah, makasama naman natin ang Panginoon. Praise God, ang kanyang gawain. Praise the Lord. At ako po yung nagbibigay ng anunsyo sa lahat po ng pagsisimba sa Sunday. Ay nakalulungkot man po, wala po tayong magagawa. Ito po ang, hallelujah, ang protocol ng government na ang magsisimba daw po ay kinakailangang vaccinated at may dalang vaccine card. Ako nga po, wala pa akong vaccine card, pero sa online na lang po tayo muna ulit, mga kapatid, magkasama-sama. Hallelujah. Praise God. At naulit ko po, dalhin po natin ang ating vaccine card this coming Sunday. Lahat po ng meron ay balaya pong magsimba. Pwede pong mag-church sa Sunday. Kasi 30% po ang atin pong attendance this coming Sunday. So siguro naman ay lahat po ay makakasimba ang may mga vaccine. Just bring your vaccinated card. At kasi po hindi natin alamin sa po kapitan ng Barangay 4 ay nag-uulik at nag-CCI kung sino po ang nasunod sa protocol. Kaya po, yun lang po ang akin pong announcement. At sa gabing ito, tayo po ay darako sa salita ng Panginoon
na atin pong taglay na pangako ng Diyos sa atin sa gabing ito. In Matthew 7 verse 7 to 8. Yan. Matthew 7 verse 7 to 8. Hallelujah. Okay, pakibasa nga po natin kung sino pong dyan ang may hawak na Biblia. Okay. Atin pong hilingin si Sister Lolit. Pwede ba Sister Lolit? Ang magbasa po ng Mateo 7 hanggang 8. Naririnig po ba tayo, mga kapatid? Okay. Wala. Sige po. Sister Rosa na lang, Sister Rosa. Matthew 7, 7, 8. Matthew 7, 7 to 8. Okay. Okay na, teka. Meron na. Siya na lang daw po. Okay, sige po. Matthew 7, 7 to 8. Mm-hmm. Hingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Number 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At amen. Ang humahanap ay nakasusumpong. At ang tumutuktok ay binubuksan. Praise amen. God. Ayan. Praise God. So atin po mga kapatid, bigyan ng katiyakan o assurance. Assurance yung salita ng Panginoon na huwag nating pahirapin. Hallelujah. Huwag nating pahirapin ang prinsipyo ng salita ng Diyos sapagkat ang Panginoon po hindi madamot. Amen? Hindi po madamot ang Panginoon. Diyan po ay atin po talagang makikita yung pangako ng Panginoon na hallelujah, pag humingi tayo, ang sagot po ay bibigyan kanya. Yun lang po ang atin pong isaksak sa ating puso't kaisipan. Na hindi po sa tao na sinungaling. Hindi po sa tao na mahirap lapitan. Diba? Ang atin pong Panginoon, ang sabi diyan, sa kanyang program, sa kanyang programa, sa kanya po makapatid na katuwiran, ang sabi dito, action equals result. Yun. Action, ang paggawa ay nangangahulugan ng resulta. Kaya ang Diyos po ay walang, amen, wala pong kagatol-gatol na sabi nga ay pag humingi ka, bibigyan kanya. Diba? Yung po ang ating panghawakan. Huwag po nating pahirapin, amen, ang kalooban ng Panginoon sapagkat ang kalooban po ng Panginoon ay dalisay. Huwag nating igaya sa atin. Diba na minsan napipilitan ang ating mga motibo ay depende, diba? Napaka-depende ng motibo natin bilang tao, pero ang Diyos po hindi. Alam natin ang Diyos ay dalisay ang puso. Amen. Dalisay po ang puso ng Panginoon. Lalo na mga kapatid, pag atin po, hallelujah, na siguro na talagang hallelujah. Hindi po tayo pahihindian ng Panginoon kasi po ay talaga namang ginagawa natin kung ano ang nais niya. Revelation 3:8. Revelation 3 verse 8. Revelation 3:8. Nalaman ko ang inyong mga gawa. Narito. Yan. Revelation 3:8 po, Pastor. Oo, tama. Nalalaman ko ang inyong mga gawa. Narito, nilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi mailalapat ng sinuman na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Amen. Yan. Sabi diyan ng Panginoon, I have set before thee an open door. Amen. Inilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas. Amen. Diba? So pag pinto ang bukas, mga kapatid, yan po ay open sa lahat. Naintindihan niyo po ako? Amen. Diba? Amen. Pinto ang bukas, kahit sino pwedeng pumasok. Diba sabi niya ay para kang tindahang bukas sa lahat ng gustong kumain. Diba? Yan mga kapatid, I have set thee an open door. Hindi lang po ang Diyos, mga kapatid, ay nagtatangi
hallelujah, sa sino man, kundi ang Panginoon nagbibigay ng lalo na po, may sinabi diyan, nalalaman daw niya ang ating mga gawa. Diba? O, nalalaman ko ang iyong mga gawa. Sabi ng Panginoon, narito nilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas na di mailalapat ng sino man. Walang sino mang pwedeng magsara pag ang Diyos ang nagbukas. Hello po. Narinig po ako. Walang sino mang pwedeng magsara kapag Diyos po, mga kapatid, ang bukas na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita at hindi mo kinaila ang aking pangalan. Ayun po. Yun lang po. Yun po ang kondisyon. May kaunti kang kapangyarihan, datapwat tinupad mo ang salita ng Panginoon at ang sabi doon, hindi mo kinaila ang kanyang pangalan. Napakaganda po, mga kapatid, ng kondisyon ng Panginoon. Napakaganda po, mga kapatid, ng bukas na pinto ang amen, amen, inilaan ng Diyos. I have set thee an open door. Yan po, mga kapatid, ang atin pong topic sa gabing ito. God has set an open door. God has set an open door, not only to several, but to all of us. God has set an open door. Not only to few of us. Kundi ang Panginoon, tandaan po natin, ang sinabi po ng Revelation ay ang sino mang may ibig. Diba? Ang sino mang may ibig. So kung gusto mo, amen, na pumasok sa bukas na pinto ang yan, walang pumipigil sa'yo. Diba? Walang humahadlang sa'yo kasi ang Panginoon, binuksan niya yan para sa lahat. Atin po nga, hallelujah, dapat mga kapatid na alam niya ang gawa natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Amen. At siguro po ay hallelujah, nakasalalay dito, hallelujah, kung ano po ang gusto mong gawin ng Diyos sa'yo. Kung anong gusto mong gawin ng Diyos sa'yo, ang Panginoon po, mga kapatid, ang pintuan niya'y bukas. He has set an open door. Kaya balikan natin, mga kapatid, yung Matthew 7:7 verse 2-8. Kapag ikaw ay humingi, amen, dahil ang Diyos ay nakabukas ang pintuan, tatanggap ka. Yun po ang totoo doon. Yun po, mga kapatid, ang sigurado doon. Kasi ang Diyos ay nakabukas, ang nagbukas ng pintuan. Sana naintindihan niyo po yung He has set an open door. Diba? Ayan, mga kapatid, alam mo naman yung bukas na pintuan. Yan ay bari mong pasukin anumang oras ang gusto mo. Dahil bukas eh. Diba? Pero pag nakasara, wala kang karapatang buksan yan. Pumasok dyan. Diba? Wala kang karapatang pumasok dyan. Pag nakasara ang pintuan, abay, huwag mong papasukin maliba na kumato ka. Diba? Maliba na bigyan ka ng karapatang pumasok. Pero dyan, ang Panginoon po ay talagang malaya niyang binuksan ang pintuan sa lahat. Kaya yung bukas na pintuan na yon, pag humingi ka, sigurado bibigyan ka ng Panginoon. An open door to receive. Naintindihan niyo po? An open door to receive. Ask and ye shall receive. Ang sabi doon. And to seek, mga kapatid, kapag humanap ka dahil open door, makakasumpong ka. And what do we mean by open door? It is an opportunity. It is a privilege. Not only opportunity, but open door is a privilege. All of us, mga kapatid, halalo, sino mang may ibig ay pwede pong pumasok doon sa bukas na pintuan na yun. Halalo, whosoever will, di ba sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son so that whosoever believeth, sino man, diba? Ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So if you ask, then God has set an open door. Kung ikay humingi, ang Diyos, mga kapatid, ay nagbukas ng pintuan, ikaw ay bibigyan. Pag ikaw ay kumatok, sabi doon, pag ikay humanap, amen, ang Diyos ay nagbukas, bukas ang pintuan ng Panginoon, ikaw ay makakasumpong. Kapag ikaw ay kumatok, hindi ka lang dapat kumatok kasi bukas na eh. Diba? Bukas na eh. Diba? Kakatok ka pa ba? Pero may ilan, mga kapatid, na sabi nga, kahit bukas ang pintuan, kumakatok pa rin. Kasi sila'y humihingi ng tinatawag na pagkakataong makapasok. Pwede po ba akong pumasok? Di ka basta-basta papasok. Pero nakita mong bukas ang pintuan na pwedeng pasukin anytime. Na,
So mga kapatid, it means mga kapatid, when you ask, you will receive. Yun po ang ating panghawakan. Ano mang hingin mo sa Panginoon dahil bukas ang pintuan ng Diyos, tatanggap ka. Amen. At lamang, sabi nga ay, siguraduhin mong alam mo ang gawa mo. Alam ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, amen, sabi rito, ano ang iyong pinakamalaking, amen, hangad sa Diyos? Ang tanong dito, may una. What is your greatest desire from God? Sige. Hindi po tayo mga kapatid, hallelujah, nililimitahan ng Panginoon ngayong humingi. Kahit anong hingin mo. Kasi bukas ka ang pintuan ng Diyos eh. Naintindihan niyo po ako? Kahit anong hingin mo. What is your greatest desire from God tonight? Kagalingan ba? Hello? Praise God? Wala po mga kapatid. Hallelujah. Sukat ang gustong ibigay ng Diyos sa atin sa gabi ito. Kasi God has set an open door. Do you understand mga kapatid? Ang Diyos ay naglagay ng bukas ng pintuan. And it is open free for all. It is open free for you and me. So ang tanong, ano ang gusto mo? Ano ang hiling mong, excuse me, ano ang malaking hiling mo sa Diyos ngayon? Gumaling ka? Hindi po mga kapatid, hallelujah, mahirap yan. Madali lang yan sa Panginoon. Madali lang. Kung ikaw ay mananampalataya, sabi nga, kung alam mo mga kapatid na alam ng Diyos ang gawa mo, ay wala kang dapat ipangamba. Kasi bibigay yun ng Panginoon. Amen. Nasa sa iyo mga kapatid ang dependent. On dependent mga kapatid. Nasa iyo mga kapatid, nasa atin. Hallelujah. Can you put, sabi number one question, maari mo bang ilagay, amen, ang iyong hangarin sa iyong mga salita? Yan. Napakahalaga po ng salita sa Diyos. Pag sinabing salita, ito po ay may kalakip mga kapatid na pangako. May kalakip na pangako. Pag ikaw ba'y humiling sa Panginoon ngayon at ngayon bukas ang pintuan ng Diyos, sigurado ba na ang iyong sasabihin ay gagampanan mo? Kasi mga kapatid, tayo po pagka may hinihiling sa Panginoong malaki, ay meron minsan mga kapatid tayong pinapangako, Lord, bigyan mo lang ako ng ganito. Diba? Sasabihin natin, Panginoon, pagpagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. So ang tanong sa gabing ito, yung bang salita mo ngayon ay pwede mong pangatawanan? Diba? Sa Panginoon. Kasi ang Diyos po mga kapatid, hindi siya madamot. Sinabi ko po sa inyo. Ang Panginoon po mga kapatid, kaya niyang ibigay kahit malaki pa yan na gusto mong hilingin sa Kanya. Kaya lang mga kapatid, meron po mga kapatid tayong parte. Meron tayong bahagi na dapat gawin. Hindi man ang Diyos naniningil, pero ang Panginoon ay nananangan din sa ating mga salita. Diba? Kaya nga may sinabi ang Bible, ang iyong oo ay maging oo at ang hindi ay maging hindi. Liban doon, mga kapatid, eh wala nang, diba? Wala nang masama pa, mga kapatid. Pangatlo, ang ibang isip ay nakatuon sa isang bagay lamang o sa maraming bagay. Yan. Ang ibang isip, ang pangatlong tanong. Amen. Dahil bukas ang pintuan ng Diyos ngayon, nagtalaga siya at naglagay siya ng bukas na pintuan, ano ang iyong pinaka-importanting bagay na gustong hilingin at ano naman yung napakarami mong gustong hilingin sa Panginoon? Siyempre, meron pong importante at meron pong hindi gaanong importante. Kasi ang sabi po ng Panginoon sa Pilipos 4, needs. Iba po yung needs sa wants. Yung needs natin, yun po yung tunay na alam ng Diyos na kailangan natin. Pero yung wants natin, yun po yung mga kapritsyo natin, yung mga kalayawan natin, yung mga gusto lang natin, kahit na hindi natin kailangan, ating ginagawa, kahit mga kapatid, wala na tayo mga kapatid na pagkukunan pa sa kinabukasan, ginagastos natin pagkatapos na nga. Naintindihan niyo po sinasabi ko. Diba? May mga bagay na hindi naman natin kailangan pilhin. Diba? Kasi minsan ganito po tayo. Mas malaki yung lumalabas kaysa pumapasok. Ibig pong sabihin, we spend more than we earn more.
Narinig ko yan kay Brother Janiel. Kay Brother Janiel ko po yung narinig. Parang mas marami kang maglabas kaysa mga kapatid, mas marami ang meron ka. Kaya tayo po ay nagkukulang. Diba? Yung bang, kung ano lang yung kaya. Kasi ang sabi ng Biblia, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Diba? Amen? Sinabi po ng Bible yun, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat ang Diyos ang nangako, hindi niya kayo iwan ipababayan. Ang problema, mayabang tayo. Yun po totoo doon. Minsan nagyayabang tayo na kinakaya natin ang isang bagay pagkatapos, butas naman ang bulsa. Hindi po ganun ang hallelujah na kalooban ng Panginoon. Dapat marunong ka mga kapatid na sabi nga ay magbumagay sa sitwasyon. Amen. Na oo nga, na tayo pinatitikim ng Diyos ng kasaginaan, pero hindi lahat ng pagkakataon ng buhay ay parehas. Sana naintindihan niyo po ako mga kapatid. Hallelujah. So, amen. Ang open door ng Panginoon ay sa salita niya, kung anong sinabi niya, magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Kaya, is your mind is set on one thing or many things? Kasi tayo po masyado marang hinihingi sa Panginoon. Tayo ay masyadong may gift of healing. Ano yung gift of healing? Healing din eh. Healing to. Hindi kagalingan eh. Puro hingi. Lord, pahingi po ng ganito. Hihingi ka ng million sa Diyos. Saan mo gagamitin? Diba? Tanong. Panginoon, pagpalaan mo ako, 10 million. O, ang tanong ng Diyos, saan mo gagamitin iyon? Walang isip. Diba? Hallelujah. Kaya pong ibigay ng Diyos yun. Pero mga kapatid, kailangan marunong kang, amen, marunong kang maghimay-himay, marunong kang mga kapatid maging consistent na meron talagang importante at merong hindi importante. Pag hindi importante, ay, diba? Atin po mga kapatid, mas mabuti na tingnan ang mga bukas sapagkat baka ang bukas, wala na tayo mga kapatid. Hallelujah. Sabihan ni kung may isinuksok merong hindi lang po Ilocano ang marunong magtipid. Hello, dapat tayo rin ay may karunungan. Sabihin nila, oh, mga Ilocano kuripot. Sabihin ng mga Ilocano, hindi kami kuripot, marunong lang kaming magtipid. Diba? Praise God. Yun po ang totoo mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ang sabi diyan ay we should know how to choose for one thing and many things. At napakahalaga po nito. Number one, napakahalaga po na magkaroon tayo ng singleness of heart. Diba? Yung talagang focus ang puso natin. Kasi pag hindi focus ang puso natin, marami gusto na so ng yung buong kaluluwa, yung pag-asa. Kailangan single affection. Pag tayo mga kapatid masyadong, amen, materyoso at materyosa. Alam ng Diyos yun. Pero kailangan gawin mo mga kapatid na focus ang puso mo. Ano yung focus ang puso mo? Sa Panginoon. Diba? Sa Panginoon mga kapatid. We should have a singleness of heart. Ang sabi dito mga kapatid, hallelujah, sapagkat ang sabi ng Bible, James 1:8, ay hindi pantas sa kanyang mga desisyon. A double-minded man is unstable in all his ways. Kapag ikaw ay nakapokus lang sa pera, puro pera na lang mga kapatid ang maiisip mo. Wala ka na mga kapatid binabanggit sa puso, dila mo kundi pera. Pera. Kaya minsan, mga kapatid, sa halip na tayo pagpalain ng Panginoon, lalo tayong hindi umuunlad. Sa totoo lang, kasi alam ng Diyos ang puso natin. Hello, nang puso mo ay mukhang pera. Hallelujah. Yung po totoo doon. Pero mga kapatid, you should focus your heart. We should have a singleness of heart. And to have a singleness of heart is to love the Lord with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. Tayo niya pagpapalain. Hindi po mga kapatid, hallelujah, hindi po mga kapatid mahina, hindi po mga kapatid ang Diyos ay kulang sa kaalaman.
alam po ng Panginoon sistema. Ano ang sistema? Ang sistema, mahalin mo muna ang Panginoon to have a singleness of heart. Hallelujah. Yun po ang totoo doon. Kaya tayo po, makapatid, ay amen, kinakailangan na praise God. Sabi nga ay we should have a singleness of heart so that ang atin po, mga kapatid, tawag dito, ang atin po, mga kapatid, na greatest ay atin pong matanggap. We should have a singleness of heart. Hallelujah. Praise God. Another, mga kapatid, ay sabi po ng Psalms 27 verse 4, isang bagay ang ninanasa ako sa Panginoon, amen, na aking hinahanap. That I will seek after, na aking hinahanap. Na ako'y manahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng karawan ng aking buhay at mamalas ko ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Isang bagay. Atin po, mga kapatid, binibigyan ng importansya ang singleness of heart. At ano, mga kapatid, ang isang bagay na sabi ni David na ninanasa niya? Na siya ay manahan sa bahay ng Panginoon. Just like tonight, we are in the house of God. Hello? We are in the house of God. Kaya kinakailangan, mga kapatid, hallelujah, praise God, na, amen, na ang atin po, mga kapatid, kahilingan sa Diyos sa gabing ito ay magkaroon talaga ng katagumpayan. Amen. Praise the Lord. And that, mga kapatid, that open door that has set God, ang bukas na pintuan na yan, ay matagal na po, mga kapatid, na nakalaan sa atin. Ano sabi ng Matthew 6:33? Ano sabi po ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That is God's open door. Imagine that, mga kapatid. Yung pong salitang yan ay napakatagal na nating naririnig. Diba? Pero hindi natin naiintindihan niya pala yung bukas na pintuan ng Panginoon ng kanyang pagpapala. Pero meron po tayong dapat, kapatid, maunawaan. Unahin mo ang lahat ng pagpapalang gusto mo. Amen. Na ninanasa sa Panginoon. Kaya that open door has already set for you 2,000 years ago. Amen. Matagal na po, mga kapatid, na na-publish ang Biblia, yan po ay matibay na pangako ng Panginoon na ang pintuang yan ay bukas sa lahat, mga kapatid, ng gustong pagpalain ng Panginoon. Hallelujah. And that open door, hello, mga kapatid, hallelujah. Praise God. Hindi na po tayo kailangan magkaroon pa ng masusing paghingi o mahirap na paghingi sa Diyos dahil bukas na ang pintuan. Tayo minsan ay nahihirapan. Tayo minsan, mga kapatid, ay nag-i-struggle. Lord, bakit po ba hindi mo pa binibigay yung mga kapatid? Hallelujah. Ang ating mga gawa ay hindi approved sa Panginoon. Yun ang unang sinabi ng Revelation 3:8, di ba? Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Alam ko na may konti kang kakayanan, pero siya'y nagbukas ng bukas na pintuan. At ang sino man dito makapumasok at sino man, mga kapatid, hindi pwedeng magsara sapagkat ang Diyos po ang nagbukas. Katulad ng Arko ni Noah. Diba? Yung Arko ni Noah, bago po, mga kapatid, magunaw ang mundo sa tubig, bukas yan. Habang si Noah ay nagtatayo at nagtatatag ng arko, nangangaral si Noah. Sisila kayo! Diba? Sabi Noah, alam niyo kung ilang daang taong nangaral si Noah? 100 taon. Imagine that, sa 100 years na pinagawa ng Panginoon ang arko kay Noah, araw-araw si Noah ay nangangaral sa matao, magsisi na kayo at maguguno ng mundo. Pero may naniwala ba sa kanya? Kahit na ang pagkakataon ay binigay ng Diyos sa kanilang makapasok sa daong at dumating ang tamang panahon. Ayan na ang bukal ng tubig sa lupa. Ayan na ang ulan 40 araw at 40 gabi. Ngunit nakalulungkot, isinara na ng Diyos ang pintuan ng daong. Isinara na. So, hindi si Noah nagsara. Ha? Sabi, ano yung huling hayop doon na pumasok sa arko ni Noah? Pagong.
Sa akin lang yun. Kasi daw yung pagong ay mabagal. Diba? Kaya yung pagong daw, ang huling hayop na pumasok sa daong. Akin lang, pero wala pong sinabi sa Biblia. Eh ngayon, pagkatapos mga kapatid na huling hayop na pinapapasok ng Panginoon, nilak na ng Diyos ang pintuan. At bumuhos ang malakas na ulan. Ngayon ang mga tao ay nasa labas. Noah, papasukin mo kami! Ang sabi ni Noah, ikinalulungkot ko, ang Diyos ang nagsara. Eh napakatagal bukas eh. Tsanda ang taong bukas. Pumasok ba sila? Sa halip, nilait-lait nila si Noah. Ay, loko-loko. Baliw yung Noah na yan. Bakit uulan? Di pa mauulan nun. So darating ang araw, mga kapatid, God will shut the open door. Today, God has set an open door. Pero the time will come, He will shut, and not already set, He will shut an open door. Kaya nga hanggat bukas ang pintuan, samantalahin natin. At paano natin sasamantalahin? Samantalahin nating manalangit, humiling sa Diyos kung anong ibig natin, ang Panginoon, bibigay niya. Atin lamang makapatid, susuriin ang ating sarili, alam natin ang ating mga gawa sa Panginoon. Kung alam mo ang gawa mo sa Panginoon, abo, eh ano, hindi ka hihingi sa Diyos. Pero kung alam mo ang gawa mo sa Diyos ay mali, ikaw na ang sasagot. Diba? Ikaw na makasasagot. Kung ang iyong ginagawa sa Panginoon, puro katigasan ng ulo, diba? Puro paglaban, puro pagre-rebelde, ikaw na sasagot nun sa Panginoon. Pero ang Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po, kailanman ang Diyos hindi madamot. Hindi madamot. Kaya kung tayo may binibigyan ng puso ng Diyos na hindi madamot, amen, hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Kasi ang Diyos lang po ang ating sinasaalang-alang sa buhay natin. Dahil kung hindi dahil sa Panginoon, ay nako, diba? Alam natin ang mga ugali natin. Praise God. Pero dahil po sa Panginoon na siya po nagbibigay ng pagkakataon sa atin, amen, He has set an open door so that no man can shut. Amen. Shut it. Walang taong pwede magsara niya. As an open door, amen, sabi dito, tayo po ay makakapasok o tayo po makapatid ay, hallelujah, merong kaligtasan. We have redemption. As an open door of salvation, ang salvation po ay ito po'y pinagkaloob sa lahat. Libre, walang bayad. Diba? Pero ang ilan, mga kapatid, ang kanilang kaligtasan ay kanila pong sinusugal. Diba? Wag naman. Diba? Wag naman isugal ang kaligtasan. Pinagpapalit katulad ni Judas sa 30 pirasong pilak. Amen? Huwag tayong umibig sa sanlibutan, amen, sa mga bagay ng sanlibutan kasi napaka-precious po ng kaligtasan. Wala ka nang mahanap sa mundong ito kahit ikaw ang pinakamayamang tao sa kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Number two, mga kapatid, as God has set an open door, He is our great physician. Yan po ang ating sampalatayanan. Kasi ang Diyos nagbukas ng pintuan. Open door. It is open. Open to heal everyone. Open to bless everyone. Open, mga kapatid, to live, hallelujah, alive everyone. Amen. Kaya nga, praise God, we should believe that God is our great healer. God is our great healer. At sa totoo lang, amen, kung wala ang Panginoon, kahit na may pambili kang gamot, hello, kahit na ikaw, mga kapatid, may pang-ospital, kung wala ang Panginoon, sa totoo lang, hello, praise God. Marami pong tao na mayaman. Amen. Kaya mga kapatid, bumayad ng mahal na ospital, pero nasaan? Pero tayo po, alam natin, mas matimbang ang pananampalataya natin na ang Diyos ang nagpapagaling sa atin. Hallelujah. He's a great physician. God has set an open door. Amen. Hallelujah. Praise God. As a great physician, another makapatid, He is a teacher. An open door, makapatid, to instruct us. An open door, makapatid, to teach us. Kaya lamang,
kahit na anong turo ang gawin sa iyo, kung ayaw mo naman magpaturo, ay wala kang matututunan. So, yun. Diba? May mga ibang tao, mga kapatid, na ay tinuturuan. Alam ko na yan. Hindi mo na kailangan turuan, mga kapatid. Ganyan pong mga ugali. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, kahit na sinong pinakamagaling na guro, meron pong pinakamagaling na rabi. At yan po ay si Jesus. Ang Panginoon po, mga kapatid, ang siyang ating teacher, ang ating comforter, the Holy Ghost. And another, mga kapatid, He set an open door so that He can rule us. He is our King. Diba? He is our boss. An open door, mga kapatid, hallelujah, to have a relationship that we have a master. Anong sabi ng Bible? Huwag tayong maglingkod sa dalawang Panginoon. We cannot serve two masters at the same time. There's only one master and that there's only one King. Isa lang dapat ang nagahari sa buhay natin. Hindi ikaw ang hari, kaya huwag kang makahari. Diba? Ang Diyos, mga kapatid, ang boss, hindi ikaw ang boss. Ang Panginoon, mga kapatid. And the last, mga kapatid, ang sabi dito ay, siya po, mga kapatid, ang ating, anong tawag ba doon, yung manager, atin pong owner. Yeah. We are just a manager. Diba? He is our owner. Diba? Hindi po yung owner na jeep, kundi siya po ang tunay na may-ari ng lahat. Amen. Tayo po ay tagapangasiwa lang. Sabi nga ng Bible, hallelujah, tayo ay tag doon yung katiwala lang. Diba? Katiwala ka lang. Hindi ikaw may-ari. Kaya huwag tayong umakto na tayo may-ari. Paano kung kunin ng Diyos, mga kapatid, ang tunay na nagmamay-ari? Patay kang bata ka. Kaya we, mga kapatid, are just a steward. We are not the owner. Hallelujah. Kaya sa tatandaan po natin, napakalawak ng pintuan ng Diyos na bukas. Hindi lang natin iniisip, mga kapatid. Hallelujah. Kala lang natin ay napakaliit ng pangako ng Panginoon. Napakalaki po ng pinangako ng Diyos sa atin. Isang bukas na pintuan na hindi mo at tumatambak na. Hallelujah. Ano ba yung kantang yun? Tawag din yung kinakanta ng mga youth. Yung pagpapala. Ano ba yun na yan? Kinanta nyo? Maatikabong pagpapala. Ano? Ni Dayan? Ayun. Maragasang pagpapala. Yun ba yan? Praise God. Tuloy po, mga kapatid, ang Diyos ay maraming supply. Hindi siya naubusa. But God shall supply. Siya ang supplier mo ng ano? Colgate? Diba? Siya ang supplier mo ng ano? Jollibee? Hindi po. Ang Diyos po ang supplier ng ating mga pangangailangan. Huwag lang tayo, mga kapatid, maging makasarili na gusto mo all is mine. Ang gusto mo ganito, ganyan. Hallelujah. Tandaan nyo po, kahit na anong enjoy mo sa mga bagay na pwede mong makamit, pero kung ang kaluluwa mo naman ay sinasabi ng Panginoon, kukunin ko sa gabing ito. Saan mapupunta yung mga pakinabang na yun? Amen. Kaya, always remind us that He just set an open door. God has only set an open door for you, mga kapatid, tunay na alamin. Uulitin ko po sa Revelation 3:8. Pakibasa nga po ulit natin. Revelation 3:8. Please read Revelation 3:8. Last na po. Hindi po, mga kapatid. Naman ko, ayan na. Ito na, oh. 3:8. Nalalaman ko. Ang gawa. Yeah. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintong bukas na hindi mailalapat ng sino man, na ikaw ay may kaunting kapangyarihan at tinupad mo ang aking salita. Ayun. At kinakailangan ang aking pangalan. Amen. Isa-isahin natin. Isa-isahin natin bago po tayo magwakas. Amen. Nalalaman daw niya ang ating mga gawa. Amen. Nalalaman ng Diyos ang ating mga gawa. Sagutin mo ang Panginoon. Anong klaseng gawa meron? Ano bang klaseng trabaho tinatrabaho mo?
Pero napakabuti ng Diyos, kahit na minsan ay ang ating mga gawa ay liko, pinagpapala pa rin tayo ng Panginoon. Diba? O kahit na mga kapatid, tayo ay sablay, tayo pasaway, ang Panginoon, mga kapatid, pinagpapala ka pa rin. Amen. Hallelujah. Pero wala po tayong maililihim sa Panginoon. Narito, sabi diyan, inilagay ko sa harapan mo ang isang pinto ang bukas. O katulad niya, nasa harapan mo ang pinto ang bukas. Diba? Ibig sabihin, may pagkakataon ka kung anong gusto mong gawin dito sa loob. Kung gusto mong humilata, kung gusto mag-electric fan, mag-aircon, may karapatan ka. Kasi bukas yung pintuan sa iyo. Diba? Nalalaman niya, isin niya sa harapan daw natin, isang pinto ang bukas, na inalapat minuma. Dapat kasi, yung pinto ang bukas na yun, siya lang may-ari. Naintindihan nyo? Siya lang may-ari. Hindi ako, hindi sino man sa atin may-ari, ang Diyos po ang may-ari. Kaya siya lang ang may karapatang magsara. At sino man, sabi doon, ay hindi mailalapat yon. Na ikaw ay may kaunting kapangyarihan. Ibig sabihin, hindi pa ganap, hindi pa lubos ang ating pagsunod. Hindi pa, mga kapatid, talagang total ang ating obedience. Amen. Datapat, sabi doon, at tinupad mo ang aking salita. Yun. Walang bagay na lingid sa Diyos. Lahat ng lihim ay mabubunyag. Lahat ng tago ay maililitaw, o mama kapatid. Hallelujah. Lahat ng baho ay aalingasaw. Totoo yun. Hallelujah. Kaya sabi doon, tinupad mo ang aking salita. Kaya sa totoo lang, lahat ng ating mga pagsunod sa Diyos ay hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Dahil yan po sinabi ng Biblia. Our labor will not be in vain in the Lord. At hindi mo kinailang aking pangalan. Yeah. Yun, mga kapatid, ang dapat nating magawa sa buhay. Huwag na huwag mong ikahihiya ang pangalan ng Diyos. Diba? Nakakatakot. Baka ang pintuan, mga kapatid, ay masarahan sa iyo. Naku po. Sayang. Diba? Sayang ang iyong mga pinagdaanan sa Panginoon. Sa gabi pong ito, God has set an open door for you and me. So ano po lamang ating gagawin? Tayo po, mga kapatid, ay malayang lumapit sa Diyos. Amen. Ano man ang kahilingan mo sa gabing ito, God, to Him nothing is impossible. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Gaano man, mga kapatid, kahirap yan sa pakiramdam mo sa Diyos po, mga kapatid. Napakadali lang niya. Sapagkat siya hindi tao na sinungaling. Kung anong sinabi niya, kanya po itong tutuparin. Praise God. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. I would like to, hallelujah, ask from you your prayer request. Please pray for Sister Shane. Amen. Ganon din kina Sister Grace Manilay. Hallelujah. May kay Adam, kay anak po na Sister Sally. Amen. Kay Teresita Masingkil sa aking puntita na nagpositive po sila, kay na Pastor Jesse Fortaleza po. Atid po silang ipanalangin sa Panginoon. At sa mga ilan po talagang naapektuhan ng bagong variants ngayon na talagang madali po mag-spread. Pastor, hallelujah. Anak ni Jeka, nurse po yon, positive sila. Okay. Si Rika, kay Chester. Tapos yung kapatid ko, Jelica, na baka daw sila iswab, sana po yung lahat sila yung negative result, kasama po dun yung apo. Tapos po yung service natin sa Sunday, sama po natin, mga kapatid. Hallelujah. At akin pong hinihiling ang inyong pangunawa, lalo na po doon po sa katulad natin wala pang vaccine. Amen. Huwag po tayong malungkot kung di po tayo makasimba sa Linggo. Kasi po kailangan natin sumunod para tayo hindi ma-question. Baka po pag ganun ay maipasara pang lalo ang ating church kasi hindi tayo nasunod. Mga kapatid. Hallelujah. Patuloy po natin isama sa prayer, Sister Nina. Amen. Umayos na po ang lahat.
para po tayo ay makasama-sama na ulit sa gawain ng Panginoon. Praise God. Sino pa po ang mga may prayer request sa atin? Ito. Diloy po. Pastor, pastor ako po. Parang medyo merong ubo at nanghihina. Okay. Trangkaso. Sana hindi naman. Pastor. Opo. Sige po. Sige. Naman po. Tsaka pa, pastor, si Joseph po yung aking kapatid. Buong pamilya ho, trangkaso. Si Joseph po hindi daw makakain. Kasi ano eh, medyo yan ang trend ngayon, yung trangkaso. Opo, pastor. Kung natatrangkaso. Kasi nga, napapalit ang panahon, medyo nag-a-adjust yung ating katawa. Kaya pag mahina medyo ang immune system, maapektuhan ng pagbabago ng panahon. Okay, good evening po kay Sister Sylvia. Good evening po. Yan, good evening po sa inyo, sa ating lahat na ngayon po ay naka-online. Amen. Let us claim the promises of God by faith. Amen. That God will give us the victory. Hallelujah. Po ay manalangin sa Panginoon. At kung nandyan po si Brother Janel, ay maaari po natin siyang hilingin manalangin, mga kapatid. And tayo po ay manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, oras na ito, Panginoon, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, dinadakila ka namin. God, salamat po, Panginoon, sa oras na ito na muli kami pinagkaisa mo, Panginoon, sa pananalangin. Dakilang Diyos, Lord God, salamat sa pagkakataon na minsan pang pinagsama-sama mo kami, Panginoon, sa sandaling ito. Lord, nalalaman mo, Panginoon, ang mga dalangin ng bawat anak mo, Jesus, Panginoon, na narito. Sa mga kapatid namin, Jesus, Panginoon, na may prayer request, Hallelujah. Na may kahilingan sa sandali. Hallelujah. Yes, naniniwala sa Panginoon na kayo ang siyang nakakaalam ng lahat. Kayo ang siyang nakababatid, Panginoon, kung ano ang nais namin, Panginoon, mangyari sa oras na ito. Lord, Lord God, alam mo, Panginoon, ang kabigatan ng bawat isa sa amin. Alam mo, Panginoon, ang dinadala ng bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Kaya sa sandaling ito, Panginoon, samahan mo ang bawat isa. Hallelujah. God, Jesus. Ibigay mo ang lahat. God, Lord Jesus, let your healing, mo ang lahat ng mga let your mighty hand. Iniwala ako, Panginoon, ikaw ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Diyos na, heal, Panginoon, na hindi nagbabago. Diyos na nandyan lang sa oras ng aming mga pangailangan. Naniniwala ako, Panginoon, na kung ano man ang mga struggles namin, mga pagsubok, mga problema ang aming kinakaharap sa oras na ito. Hallelujah. Naniniwala ako, hindi ito magtatagal, Panginoon. Panandalian lang ito. Kaya, Panginoon, yes, bigyan mo kami ng kalakasan upang ma-overcome namin, mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang mga Hallelujah. Bagay na ito. Naniniwala ako, Panginoon, hindi ka nagbibigay ng hindi namin kaya. Kapag dumating Hallelujah. Ang bagay na ito, naniniwala akong kaya namin ito. Dahil, Amen. Panginoon Jesus, ito, na bukas problema. God, Lord God, mga nanghihina, pagalingin mo ang lahat ng may karamdaman sa sandali mo. God, name. Lord Jesus, sa mga nalulungkot, nalulumbay sa oras na ito, God, bigyan Hallelujah. Mo ng kasiyahan. Bigyan mo, Panginoon, ng kaalwanan ng pakiramdam doon mga taong yes, nabibigitan sa oras na ito. God, naniniwala ako, Panginoon, kapangyarihan kang at ang lahat ng mga prayer request na ito, Panginoon, naniniwala akong kayang-kaya mong ipagkaloob sa amin sa oras na ito. God, samahan mo kami, Panginoon, sa mga ibalik mo kami sa mga susunod pang gawain ng iglesyang ito, Panginoon, at God, i-provide mo ang lahat ng mga pangangailangan ng praise God. God, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen.